magkaroon naman ng initiative. So yun yung sinasabi natin. Kung wala yan doon sa mga violation, sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan eh, hindi naman yan red tagging, baka pwede... ...ng legislasyon ng batas, making red tagging as a crime. Hindi naman si judiciary, hindi naman si Supreme Court ang gagawa ng batas para dyan. So kung dapat, karapat-dapat magawa ng inisiyatibo para doon sa red tagging na magiging krimen, itayo ho sa legislasyon ang gagawa niya, Mr. Speaker. Oo. I agree po doon sa sinasabi ng ating distinguished sponsor, Mr. Speaker. Kaya marami po tayo dito mga nakalatag o nakafile na mga nakafile po ng mga bills kaugnay ng red tagging, katulad ng noong Human Rights Defenders Bill na kasalukuyan po ay nasa committee at tingin natin ay yun din, magkakaroon din doon yung mga definitions. At yun na lang po siguro dahil hindi naman foreign sa judiciary itong red tagging na ito. At in fact, sinabi ko nga si Justice Leonel, nabanggit yan sa isang decision niya, na dapat ay mapag-aralan na rin. Okay? Kasi po, pinag-usapan natin dito yung proteksyon ng ating mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. So, yun po. Makakaasa po ba ako ng commitment na sana ay mapag-aralan din kahit na sinasabi natin na wala pa yan doon sa ating mga batas or whatever na mga kung ano-an po. Aasahan niyo po. Nabalitaan natin yung nangyari doon sa dalawang environmental activists na gusto pang sampahan ng DND ng kasong perjury. Sina Junila Castro at Jed Tamano. Sila yung dalawang kabataang kinidnap ng militar noong September 2, 2023 at sa pilitang pinapirma ng gawa-gawang affidavit at inilitaw bilang fake rebel returnees. Okay? So siguro nakita rin natin ang video kung yung nangyaring press conference ng NTFLCAC kaugnay nito. Sinasabi ng DND na kusa itong sumuko. Meron bang kusang sumusuko na naiwan yung tsinelas at saka yung kanilang yung kanilang sandals? Okay? Kusa ba itong na sumurrender, 'di ba? So, ang tanong natin dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, paano halimbawa itong mga ganitong mga kaso na ilang araw na nawawala yung dalawang aktivista since September 2 at natagpuan nga at nakita nga doon sa press con ng NTFLCAC ng DND sa munisipyo ng Plaridel, Bulacan. So paano halimbawa magagamit dito yung binabanggit nating writ na habeas corpus at saka yung habeas data sa ganito pong kaso, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yun naman pong kaso ni Tamayo at saka ni Castro, dalawa pong version yan, dalawang klaseng istorya. Ang sabi ng armed forces, hindi naman sila inabduct, kusa silang sumuko. Sabi naman po ng NGO, sabi naman po ng kasama ni Tamayo at ni Castro, hindi kami sumuko, kung hindi, nahuli kami o inabduct kami. Sinabi po yan ng dalawa. Yung dalawa. Ang sabi naman po ni armed forces, may ginawa silang affidavit. May ginawa silang affidavit na sila po'y sumuko. E yung doong sabi ni armed forces, meron naman din silang abogado galing sa public attorney's office nung ginawa nila yung affidavit na yon. Pero sabi naman po ng kabila, yung abogadong binigay sa amin, hindi po namin pinili yon. Kaya dalawang klaseng istorya. And of course, hindi naman po siya hinog, hindi pa siya hinog para ma-entertain ng judiciary. Kasi wala pa naman ding petisyon, wala pa naman ding reklamo. So maghihintay po si judiciary kung isasampa na po yung petisyon, yung kaso, perjury ba yan, or abduction ba yan, or whatever. Basta, we will guarantee you when that case reaches the Supreme Court, reaches the Court of Appeals, or reaches the Regional Trial Court, ay may action ang judikaryo po dyan. Well, ginamit lang natin siya example. Alam ko naman po na wala pa naman yung kaso. So ang tanong ko nga kanina, so nawawala sila for September 2, hinahanap sila ng kanilang mga magulang, nakita yung naiwang mga tsinelas, at may nakakita din na isinakay sila doon sa van, at nalaman na lang nung habang naka-announce, dahil hinahanap nga yung dalawang kabataan na environmental activist. So sa kanilitaw ng NTFLCAC,
So nagulat nga siguro ang NTF-ELCAC dahil sa sinabi ni Castro na talagang sila ay kinidnap. Okay? So ang sinasabi natin, sa panahon na yon na nawawala sila. So hindi ba po pwedeng magamit halimbawa yung habeas corpus kung mag-file halimbawa ng petisyon doon sa Supreme Court kaugnay nito? Halimbawa po, nagkaroon ng kung paano magagamit yung habeas corpus. So may nawawalang mga bata o may nawawalang mga tao. So magagamit po yung habeas corpus, tama po ba? So yun po yung sinasabi natin na proteksyon. So dito sa writs na ito at saka yung habeas data, meron po bang ginagawa ang judiciary na improvement or guidelines kaugnay nito? O yun pa rin po? Ganun pa rin po? Yun pa rin po yung, Mr. Speaker, yung sagot po namin kanina na it is under review ng committee chaired by Justice Leonel. Okay, parehas din po yung writ of habeas corpus. Yes po, Mr. Okay, how about the writ of kalayaan? Lahat po na, lahat po sila na mga writs na kailangang i-review, yun po ang subject ng committee na inuupuan po ni Justice Leonel po. Okay, so ulitin ko lang po ang commitment, Mr. Speaker, distinguished sponsor. So kung matapos na po yan, kailan po ba ang time frame ng mga review at saka yung final na guidelines kaugnay nito? Meron po bang maiko-commit ang ating judiciary kaugnay niyan, Mr. Speaker? The timeline is early next year, Mr. Speaker. Okay, so salamat po doon sa commitment na Supreme Court at ating judiciary tungkol sa pagpapalakas sa rito pamparo, pagkakaroon ng bagong protected writs at measures against doon sa violation of human rights. Lalong-lalo na yung tungkol sa mga measures na pwedeng maprotektahan ang ating mga kababayan tulad nila Jonila Castro and Jed Tamano na matapang na tumindig sa katotohanan sa kabila ng banta ng kanilang buhay at iba pang human rights violations na ginawa sa kanila ng mga uniformadong militar. Okay? Next question ko po, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Ano naman po yung remedies ng ating judiciary regarding doon sa red tagging? Talamak na na term, lalong-lalo na po doon sa mga aktivista, sa mga opposition. O hindi nga lang red tagging, Mr. Speaker, terror tagging. Kapag nagsalita ka lang, kumwestiyon ka nga ng kung ano-ano dito, ay terrorist ka na. Lalo pa at nagkaroon ng kaso, pati yung mga judge ay nare-red tag na rin. So meron po bang nagawang remedy na ang ating judiciary kaugnay dito sa red tagging, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yun naman pong red tagging na sinasabi natin o pinag-uusapan ng bayan, at this moment, si red tagging naman ay hindi isang krimen. When the law does not define the elements of the crime, siyempre naman hindi siya krimen. Pero nung red tagging po is always associated with the remedy of writ of amparo. Kasi yung sinabi naman ni writ of amparo, kung natitreaten ka dahil sa isang kagagawan na isang law enforcement officer o ng PNP, that is the time na pwede kang kukuha or avail the remedy of writ of amparo. So ibig sabihin yan, doon po sa factual situation or allegation, talagang makikita natin kung ano ang pwedeng i-entertain ng Korte Suprema, Court of Appeals, or ng regional trial, or the lower courts, kumbaga. So ibig sabihin yan, hindi porke tinawag tayo o nire-redtag, o ikaw, miyembro ka ng ganito, ikrimen yan. Pag lalampas yung law enforcement dyan, sa sinasabi nilang ikaw o ito, miyembro ng ganito, lalampas sila and susundan ka, iso-surveillance ka, i-background check ka, that is the time that the petitioner can ask for the remedy of writ of amparo or any writs as the case may be. Yes. So ano po ang ginagawa ng Korte Suprema? Ano po ang ginagawa ng hudikaryo? Kung may petition po, pinasyosokus nila yan. There is always an action in response to the petition. For example, in the case of Ms. Badoy, pending before the Supreme Court, pinasyokos ni Supreme Court si Ms. Badoy. That is
an actual response of the Supreme Court or the judiciary. So wala pong pinabayaan. Basta may complaint, basta may petisyon, darating sa Korte Suprema or sa judikaryo, and sa tingin ng judikaryo, dapat aksyonan, may aksyon. This is the classic example where the Supreme Court shows professionalism and fairness. Thank you po, distinguished sponsor.